Good morning mga kailan. Kain po tayo ng breakfast. Breakfast, ang adobong sitaw, itlog, tapos sinigang. Ang sarap ng sinigang, sinangag. Tapos yung aking kape na kanina pa tong umaga. Kanina pang alas 5. Anong oras na? Alas 7 na mga kailan. Kasi, tinimpla ko yan bago ako magsaing ng baon ng aking dalaga. Tapos, yun, lumamig na siya. No? So, before we eat, pray. So, alam niyo ba mga kailan, iba talaga yung sinangag natin na simple lang. Yung bawang lang, no? Tapos, niluto mo sa... Bawang lang talaga yung simple sinagaw. Tinatry ko magluto ng ganito doon sa US. Pero iba talaga yung lasa kapag sa... Ano mo niluto? Pag sa uling. Ang sarap. Nakalis na yung mga bata pumunta na sa school. So, nakapag-pray na rin ako. Nakapag-devotion na ako. It's my turn to eat, mga kailan. Si mamaya maglilinis na naman ako. Nang laban ako kahapon. Kahapon ng hapon. Sarap na kala. Dito ako sa terrace namin kumakain. Tapos kumain magpugos tayo ng pinggan. Nagsangat ako ng kailan. Bahaw ng kanin lang. Nilamas ko ng asin, konting magic, tapos ginisa mo ng bawang. Sarap na. Yung sita na bigay nilo na Edna kahapon, inadobo ko ngayong umaga. Pero hindi nila kinain. Kumain lang sila ng sinangag. Dinagdagan ko ng tubig mga kailan kasi malamig na yung kape ko. Kahit nasa US ako mga kailan. Pagising ko, ang dami ko, timpla ako ng kape. Lalamig yan kasi iba-iba yung ginagawa ko. Nagluluto, naglilinis. Onte. Sinangag pa lang mga kailan, ulam na. Ay, ang sarap. Baga ako nagising mga kailan, last stress pa lang. Last stress. Hindi na ako matulog. Kapag ganun madaling araw, malakas ang signal ng wifi. Tapos tumawag ako sa asawa ko, nag-video call kami. Mga 30 minutes or 1 hour. Tapos, hindi na ako bumalik sa pagtulog. Nagbasa lang ako ng mga comment, nag-reply sa mga message, na paulit-ulit, na tanong. So, may mga katanungan kayo mga kailan. Sabang kumakain ako, sagutin ko. Tanong nila, ready to set up na daw ang kanilang monetization sa ads on Reels. O kahit sa in-stream ads pa yan mga kailan. Once na pinindot mo yung terms and condition ng pag-set up mo, pag nag-agree ka at nag-start ka mag-fill up, kailangan mong tapusin yun kasi bibigyan ka lang ni Facebook ng 6 months. Pag once na in-accept mo yung terms and conditions, tapos nag-set up ka ng partial. Kasi mga kailan, kapag hindi nyo yun inapos within 6 months yung set up ninyo, mawi-wave yung monetization nyo, hindi na kayo mamamonetize. Hindi na kayo makakatanggap ng earnings from that tools. Ibig sabihin, kunyari in-stream ads, pagka nagpa-set up si Facebook sa'yo, tapos sinimulan mo na hindi mo tinapos, hindi ka pa makaka-earn nun kasi nga hindi tapos yung payout payment method mo. Tapos, hanggang 6 months, bibigyan ka ng palugit ni Facebook bago mo tapusin yun. Pag hindi mo yun natapos, mga kailan, i-wave ni Facebook yung capability mo na maka-earn ng money doon sa tools na yon. So, tapusin mo kailan, mag-open ka na ng bank mo kung plano mo mag-vlog. Kahit nagsisimula ka pa lang, huwag mo nang antayin na mamonetize ka bago ka mag-open ng bank. Maraming nagtatanong, madam, ano po ang sasabihin namin sa bank pag nag-open kami? Kasi mabusisi ang mga bank ngayon. Kung nag-open ka ng account, tatanungin nila para saan. Kahit nung tatay ko, mga kailan, nag-open siya ng bank account kasi doon ko ihulog yung pera na pang-allowance nila. Ang tanong nila, para saan yung pag-open mo ng bank? Ang dami lang tinatanong pag sinabi mong vlogger ka doon sa bank. Bako, ang daming hihingin sa yung requirements, mga kailan. Katulad mo lang ng kilala ko, madami silang hihingi, katulad ng BIR, ganito, ganyan daw.
pero iba-iba naman yung case kasi nag-open daw siya sa isang bangko. Ang dami nilang tinatanong sa kanya. So, kung ikaw ay may kakilala sa abroad, o may nagpapadala sa'yo sa abroad na kakilala mo, kapatid mo, ganyan-ganyan, sabihin mo, mag-open ka ng pang padalahan ng mother mo or ng allowance mo, gano'n na lang. As long as dun naguhulog yung ano mo, kakilala mo ng pera na pang allowance mo, gano'n na. Dami lang tinatanong bakit dun sa US pag nag-open ka ng account. Ang tatanong lang sa'yo mga kailan, pero iba dito na, nasa Pilipinas tayo, huwag natin compare-compare kasi magkaiba talaga. Nag-open ako dun mga kailan, ang tinanong lang sa akin para saan, savings. Savings ang i-open ko or checking. Sabi ko lang savings. So, sabihin sa'yo magkano ang dapat mong ilagay, yun lang. Tapos syempre hingiin yung pangalan mo. Mag-fill up ka lang dun, hindi nila tatanungin para saan yung open mo na bank. Mabusisi sila masyado dito sa Pilipinas mga kailan, only in the Philippines. Kaya minsan, pasimula pa lang na mag-vlog yung isang vlogger. Sa dami ng tinatanong sa kanya pag open pa lang ng bank account, sa team number ulit, sa dami ng requirements ko, mag-give up agad. Pero payo ko sa inyo mga kalulog kayo, mag-give up. Laban ngayon, laban lang, okay? Para ma-ano nyo yung ano natin, yung mga goal natin. Kasama yan sa pagsubok ng isang vlogger. Na pag kumikita na po kayo, worth it yung mga pinagpagulan nyo nung sisimula pa lang kayo kasi ganyan din ako noon. So huwag kayong mawala ng pag-asa. At as long as alam ko yung sagot sa mga tanong ninyo mga kailan pagka ako'y hindi busy, so sasagutin ko po yung mga tanong ninyo. Pero kung paulit-ulit po na tanong yan, at hindi ako makapag-focus sa isang tao lang na re-reply mga kailan, ang dami po ninyo. Kung paulit-ulit po yung tanong nyo at kayo na lang po lagi yung nagtatanong, ibang usapan na po yun. Kasi yung iba, kailangan din po nila ng aking sagot sa mga message nila. Pero kung kayo po ay lagi na lang kayo doon nagme-message-message, kailangan din ng pansin ng iba ng mga message nila, kailangan ko din po silang sagutin. Ano? Kaya minsan gumagawa ako ng reels. Kasi same scenario, pare-pareho halos ng sagot ay tanong. So mga nagtatanong naman about sa setup, no? Ng payment method. Wala po akong tutorial noon kasi nung nag-setup po ako ay wala po. Hindi pa po ako nag-tutorial. So, pero ganun pa man gagawin ko po kayo ng sample ng form kung paano mag-fill up. Okay, madali lang po fill upan yung form as long as tama po yung nilalagay ninyo. Ayun. Thank you mga kailan sa inyong suporta. Dati, ano lang tayo, 23,000 na nung tapos simula nang nag-tutorial ako 1 month ago, naging 46 mahigit na tayo. Thank you so much mga kailan. God bless you all. Sarap ng sitaw, ang matamis. Saan nyo ba sa sitaw? Sitaw doon sa Amerika. Sitaw ulit dito sa Baria. Nagsawa na ako sa alukon, uy. Pagdating ko dito, gabundok na alukon. Ayun naman sitaw. Kausap ko yung asawa ko, makaya pinapakita yung mga picture ng aming mga ano sa garden. Ang gaganda na nila, malalaki na. Since movie daw ako, wala pa daw ulan doon, kaya siya lang yung nagdidilig na. Ubus na rin yung laman ng kanyang drum. So, ang ginagamit na ngayon is yung faucet. Dito rin, mula nung uwi ako, wala pang ulan. So, yun lang mga kailan. Thank you for watching. Bye-bye.